Noong nakaraan pong mga araw, akin po nabasa sa pahayagan yung posibleng pagbabalik ng Meralco ng 16 billion refund sa ating mga consumers. Laking tuwa ang aking naramdaman nang makita ko ang title ng balita dahil aking inaakala na ito ay bahagi ng ating pinaglalaban na mahigit 100 bilyong refund na dapat ibalik ng Meralco sa mga consumers. Subalit laking gulat ko, Mr. Speaker, mga kasama dito sa Kamara at sa ating mga kababayan, dahil nung binasa ko na ang laman ng balita, ay ito pala ay hindi bahagi ng ating pinaglalaban na refund sa mga consumers, kundi bahagi ng isang anticipated lapse period para sa fifth regulatory period for the year 2022-2026. On October 30, 2024, Meralco announced it might refund up to 16 billion once the ERC settles its much delayed rate reset. Kung natatandaan nyo, Mr. Speaker, noong 2019, dito po sa mismong plenary natin, inimbitahan natin ang mga ERC commissioners, si Chairwoman Agnes de Banadera, nangako sila na i-co-compute yung pong fourth regulatory period. Chairperson Agnes de Banadera. Thank you very much, Mr. Chair. Nakita po namin yan, nakita po namin na hindi nga nagkaroon ng evaluation. Pero sa halip po na maghanap pa kami kung sino ang kasalanan, ang amin pong tinignan ngayon, dahil hindi naman po kami pare-parehong nandun na pasimula 2011, ang nakita po namin, gumawa kami ng paraan at ngayon po ay natapos na ang pag-aaral ng aming consultant tungkol sa WAC at akin pong, ang nais ko pong isumite sa committee at mapanghawakan, at ito ang sisingilin po ninyo, mahal naming chair, ay ang aming commitment na by end of the year, mai-implement po namin ang adjustment sa WAC. Sinasabi nila, meron ng bagong computation para sa bagong taripa ng mga ating mga kababayan dahil mababa na ang dapat na singil ng kuryente. Naganap ba? Hindi po. Niloloko lang tayo. Niloko lang tayo. At nung dumating po ang 19th Congress, inimbestigahan din po natin to sa budget hearing. Kinwestiyon natin ang ERC. Sinabi nila na magko-compute. Nasaan na ang computation sa bagong taripa para sa ating mga mamamayan? Now, ang tanong ko, sa ERC, sino nag-compute sa inyo na tinatawag nating weighted average cost of capital? Madam Chairperson Di Malanta, please respond. Opo. Salamat po sa tanong at magandang hapon po ulit. Yung computation po, hindi pa po nagawa. Yung ginagamit pa rin po ngayon kasi po yung unang naset na WAC. Okay. So para po diretsahan yung... Yan. Mabuti naman po na naging tapat kayo at hinahangaan ko kayo sa inyong pagiging tapat. Totoo ba to, ERC? Alam nyo, pigil na ako sa inyo. Lalo tigit sa tatlong commissioner dyan sa ERC. Si Commissioner Alexis Lumbatan, si Marco Romeo Puentes, si Commissioner Proresinda Baldo Digal, mula noon hanggang ngayon, hindi kayo nagbago. Kayo ang mga salot ng ERC na dapat pagbayarin sa paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa inyo, kaya ang ating singil sa kuryente ay hindi bumababa. Dahil sa inyo, patuloy ang pagsingil ng mataas at doble ng Meralco, ang mga katulad ninyo ang dapat singilin ng kongresong ito upang sa ganoy pagbayarin sa patuloy na pandaraya ninyo at sa inyong desisyong hayaan na lamang ang 2016 to 2026 ay i-consider na lapse period. Sadya kayong mapagsamantala. Di pa nga dumadating ang taong 2025 and 2026, sinabi nyo, lapse na agad. Bakit? Magkano ang dahilan? Malaki ba? Sino ba po talaga, Mr. Speaker, ang talagang pinapatukoyan nyo rito? Ito po pong Energy Commission natin o yung Meralco? Hindi naman po ito magagawa, Mr. Speaker, ng Meralco lang. At hindi naman ito magagawa ng ERC ng sila lang.
Nabuhatan to, Mr. Speaker, to the highest level. And that's the reason why we need to invite these commissioners, these three commissioners that I mentioned, dahil mahabang panahon na tayo niloloko eh. As a matter of fact, Mr. Chairman, nakakausap po yung mga yan. Pumunta po yan sila sa akin sa opisina kasama si Chairwoman Mona Lisa de Malanta upang sa ganun explain ang kanilang mga side. At pinangako nila sa akin na magkakaroon ng bagong reset, bagong computation, bagong weighted average cost of capital. So ang ibig niyo sabihin, Mr. Speaker, ay itong tatlong to ay dapat na ipatawag ng Committee on Public Accounts. Yes. Yes, Mr. Speaker. At hindi lang mo yan. Yan ba ay sa nababatay sa iyong privileged speech o ang Committee on Public Accounts ay tumawag din ng motto proprio investigation tungkol dito? Because we... Yes, Mr. Speaker. Because we need to investigate these public officials. Kailangan din pa, Mr. Speaker, na patawag ang Meralco tungkol dito. Well, I think we need to invite also the Meralco, but in public accounts, no, which is headed by Chairman Paduano, it deals with the public officials. And we need to make these people accountable. Malaman po natin, bakit? Bakit ayaw nyo baguhin yung 1.35? Anong meron sa 1 peso and 35 cents per kilowatt hour? Maaaring pong 1 peso and 35 cents, eh maliit po yun sa mga bilyonaryo na tulad ng may-ari ng Meralco. Pero napakalagi po niyan sa ating mga ordinaryong mga kababayan. Ano po, Mr. Speaker? As a matter of fact, Mr. Speaker, if I may, no? Dahil dito po sa tinatawag na financial statement ng Meralco, lumalabas doon na meron silang tinatawag na provision for a fund. Taon-taon, meron po silang tinatawag na provision for refund na almost 10 billion a year. So with this na meron silang provision for refund, ang title po noon ay tinatawag na for possible claims. So ibig sabihin, anticipated na po nila na meron talaga na silang ibabalik. And as a matter of fact, Mr. Speaker, nagbalik na po sila eh, ng almost 48 billion. Pero these are not enough. Dahil ang computation po natin, doon sa 1.35, eh sobra-sobra po ang siningin nila sa ating mga kababayan. Sino po ba talaga nagsasuggest na ibaba ang cost per kilowatt? Ito po bang Meralco o ito po ang ERC? Sila po ang nagdedetermine, ang ERC. At kapag nadetermine po nila, no, yung pong tinatawag nating weighted average cost of capital, yung po yung ia-apply ngayon ng Meralco. So in other words, ang nag-a-apply ang Meralco para bigyan sila ng tamang tarifa at ang ERC po ang may responsibilidad doon sa tamang tarifang ibibigay sa ating mga kababayan. Now, kung meron pong over-collection or error doon sa ginawang computation, it is just right and proper for the ERC to correct their own error. Therefore, Mr. Speaker, meron ding malaking accountability ang Meralco dito. Pinag-uusapan po yung distribution na yan ng per kilowatt cost. Ano mo, Mr. Speaker? Ilang beses po natin naibitahan ang Meralco dito. Sa Committee on Energy, we always invited the Meralco. Ang lagi nilang tinutulo ang ERC, which is the right thing to do because the determination of the tariff that will be charged to the people is basically being handled by the ERC. Magaling eh. Magaling po talaga. It's payback time, Mr. Speaker. It's time to get back and bring back the decency, honesty, and transparency in the Energy Regulatory Commission. Di kaya ni Chairwoman Mona Lisa de Malanta ito mag-isa. Hindi kaya ito ni Commissioner Catherine Maceda. Lima ang bumoboto doon. Tatlo ang bumoboto again sa kanila. With this, Mr. Speaker, I move that these people must be held accountable. And this privilege speech be referred to Committee on Public Accounts. Maraming salamat po.